Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang payag dati ni Mayweather kung bakit mas hinahangaan niya si Miguel Cotto kumpara kay Pacman. Sa nakalipas na araw, nagkaroon ng interview si Mayweather sa The Million Dollars Worth of Game. Sinabi ni Mayweather na si Pacman daw ang best fighter na nakalaban niya. Kung best fighter ang pag-uusapan mga tol, walang duda na si Pacman dahil kakaiba ang galaw kumpara sa ibang fighter. Mabilis, malakas, may head movement, footwork, talagang complete package. Ayon kay Mayweather, nagustuhan niya ang galaw ni pambansang kamao. Ito daw ang dahilan kaya naipanalo ang mabibigat na laban at naabot niya ang 8th division. Kaya siguradong pasok na daw sa pagiging Hall of Fame. Pinuri niya si Pacman bilang best fighter pero ang pinakamalakas, pinakamatigas, pinakamahirap at physically strong. Ibibigay daw niya kay Miguel Cotto. Mahirap din daw kalaban si Emmanuel Agustus. Ito ang tinaguri ang The Drunken Master. Isa din ito sa mga nagpadugo sa ilong ni Mayweather. Nakalaban niya ito taong 2000 pero pagkalipas ng taon hanggang nakalaban niya si Miguel Cotto taong 2012. Ito na daw ang pinakamatibay at mahirap na kalaban. Nagawa rin ni Miguel Cotto na palabasin ang dugo ni Mayweather sa ilong. Pagdating ng taong 2014, nakalaban ni Mayweather si Marcos Maidana. Sinabi naman ni Mayweather si Marcos Maidana ang pinakamalakas sumuntok. Kung tignan naman natin ang sinabi ni Maidana sa Best Art Face, si Mayweather ang pinili niya bilang pinakamagaling. Pagdating naman kay Miguel Cotto, sinabi naman niya mas nahirapan siya kay Mayweather kumpara kay Pacman. Magkaiba daw ng estilo kaya mas nahirapan si Cotto kay Mayweather. Who was the best that you ever fought? The best one? I think that Floyd, without a doubt, Floyd Mayweather was the best one. Over Pacquiao? Yeah, I think so, yeah. Samantala, nagbigay naman ng payag si Mayweather dati kung bakit mas hinahangaan niya si Cotto kumpara kay Pacman. Dahil si Miguel Cotto handa daw lumaban kahit walang catchweight. Nakahanda dumaan sa random blood testing, wala daw reklamo sa kampo ni Cotto. Nilabanan daw niya si Cotto sa 154 pounds kung saan dito malakas si Cotto. Samantala si Pacman, nilabanan daw niya si Cotto pero pinababa sa 145 pounds. Nadrain daw ang katawan ni Cotto kaya hindi ito ang best version ni Cotto. Ginagamit daw ni Pacman ang catchweight para lumaban at umangat ng timbang kaya laging advantage daw sa kanya dahil drained ang kalaban. Pero bakit laging underdog lalo na sa laban kay Oscar De La Hoya? Sinasabing walang pag-asang manalo. Pero bilang fighter, bilib naman daw si Mayweather sa kakayahan ni pambansang kamao. Walang katulad ang galawan. Kaya kakaiba daw sa lahat ng nakalaban. Ano ang masasabi nyo dito mga tol? Maraming salamat po.